Good day sa inyo mga kagala. So today's video, i-review natin yung ating bagong Motorstar Easy Ride 150N 2021 or 2022 model. Hindi ko pa sure kasi wala pa siyang ORCR. So tara, samahan niyo ako. Okay guys, unahin muna natin yung looks. So kung mapapansin nyo, diba, para siyang NMAX na version 1. Pero ang pinagkaiba lang nila is itong headlight nya. Medyo malaki yung mata nya, yung style na mata. Mapapansin nyo, okay dito naman sa crankcase nya. Ito, meron siyang kickstart. In case na malobat ka, pwede kang mag-kickstart dito. Ito naman yung tambucho niya. Solid na bakal siya. Kaya pag ano, nagamit mo na siya sa mahabang biyahe, pag iipuin mo to, sobrang init. Okay, isa pa sa nagustuhan ko sa motor na to, ay pagkakaroon niya ng gold mugs. Ayan o. Naka gold mugs na siya. Kulay gold na yung mugs niya. Ayan o, naka disc brake na siya. So, kung mapapansin mo to, hindi siya ABS. Hindi siya ABS ha. Sensor lang siya nung speedometer. Ito. Kumbaga ito yung sensor niya para sa speedometer, hindi siya ABS. Sa ulihan, yan, naka-disc brake na din siya sa ulihan. So kung tatanungin niyo naman, ilang liters ang capacity nitong Easy Ride natin? Yan. Meron siyang capacity na 6.6 liters. Okay, dito naman sa panel niya. Buksan natin. Ayan, fully digital na. Diyan naka-indicate lahat. Yung fuel bar, yung oras, yung odometer natin, saka yung RPM. Diyan mo din makikita yung sa signal light. Signal light natin ang kaliwa. Ayan o, may arrow siya na kulay green. Kanan. Ayun, sa kabila naman. Ito naman tayo sa manibela ng ating motor. Ito, kung mapapansin nyo, meron siyang dilaw dito. Passing light. Ito naman yung high. Yan, high and low. Ito naman yung sa signal light. Then busina. Sa kabila, ito yung kill switch. Ito naman yung ilaw niya. Yan. Pag nakasagad siya dito sa kaliwa, naka-off yung ilaw. Then bandang gitna, eye line o yung park light. And then sa dulo dito, yan na yung headlight natin na naka-low. Then ito yung starter natin. Meron din siya mga ano dito, mga
bulsa na medyo maliit. Ayan o, maliit dito sa kanan. Sa kaliwa naman medyo malalim. Ayan o. Ayan, pwede kayong ilagay dyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Buksan natin yung upuan. Ayan, bukas na. So yan, ganyang kalaki yung compartment ni Easy Ride 115. So medyo malaki na siya. Okay na rin. Pwede nyo lagyan ng kapote, ng mga tools. Ayan, kung anong gusto nyo ilagay, mga documents, pwede na rin dyan. Okay, once naman na in-open mo yung upuan, yan, open na siya. Hindi ka na mahihirapan na i-hold yung upuan. Yan, di ba? Basta buksan mo lang, yun, meron na siyang spring. Hindi na babagsak yung upuan pa baba. Yan, hindi siya basta-basta babagsak. Oh. Yan, kaya madali ka makakuha ng mga gamit dito kasi yung upuan niya, hindi bumabagsak. Okay, ito naman yung ano, tapakan niya. Yun, medyo malapad naman. Para sa akin, okay naman yung pako. Hindi naman siya masasabi na ano, na medyo maliit. Tama lang, sakto lang. Dito naman sa version ng motor na ito, kung mapapansin nyo, parang limited na lang yung logo niya na ano, na ganito. Yung pansin ko lang dito sa ano, sa shock niya. Ito na talaga yung pinakang issue niya. Sobrang tigas ng shock. Halos hindi nag-play. Passing light.
lang yun, oh. Tingnan natin. Yun. Passing light. Okay, dito naman tayo sa ilalim. Eh kung makikita nyo, meron na siyang tire hugger. So, less na yung tatalsik na putik, tubig dito sa bandang itaas. Kasi dito pa lang, ayan, ang haba na ng tire hugger niya. Ito yung kaha niya, oh. Makinis. Ang kulay niya is matte black. Ayan, oh. Meron din siyang mga part dito na ano, na parang magaspang. Ayan, oh. Meron din siyang part na glossy. Ayan, oh. Glossy yan. Tapos karamihan na is matte black. Matte black kasi yung kinuha kong kulay. Okay guys, itong motor na to ay mabibili nyo ng SRP na 65,000 pesos. So kung gusto niyo naman ng 0% interest, makukuha niyo siya ng 21,300 yung DP. Then ang monthly niyo is almost 2,900. Pero may rebate pa siya na 400, kaya makukuha niyo siya ng 2,500. Yon. Okay guys, try natin. Okay, one click. One click kasi bago pa. Okay, medyo malakas naman siya. Ayun o. Oh. Oh. So yun nga yung ano, yung sinabi ko kanina na medyo matigas yung rear shock niya. Sa pantay hindi mo siya masyadong mararamdaman na ano, hindi masyadong matigas. Pero once na nakadaan ka sa medyo mild na lubak o kaya doon sa talagang lubak, ramdam na ramdam mo talaga na alog yung buong katawan mo sa sobrang tigas ng shock, halos hindi siya nagpi-play. So yun lang yung common issue nitong ano, Easy Ride 150N, na sobrang tigas talaga ng rear shock niya. Pero syempre sa panahon ngayon, madami ng ano pwedeng gawin. So marami rin naman nagsabi na ano, ang kailangan lang is NMAX shock o kaya Aerox. Yan. Gaganda na yung play nung shock nung motor natin. So dito lang muna tayo, ikot-ikot lang tayo kasi hindi pa tayo pwedeng lumayo. Wala pa tong papel. Kaya dito lang muna tayo. Ayan o. Sa pantay siya, okay naman. Ayan o. Meron din siyang power for overtake. Ayan o. So in case na ano, na gusto mo umovertake, hindi ka niya bibitinin. Hindi ka mag-aalanganin umovertake. Try natin. O, di ba? Meron siyang power ng overtake. So para naman sa akin, sulit na yung 65,000 mo dito. Kung yung issue lang naman is yung shock, madali naman palitan, shock lang naman eh. Kung hanap mo lang naman is affordable na maxi scooter, dito ko na sa Easy Ride 150N. Malaki, may power din naman, hindi ka bibitinin. Eh, mas maganda dito is yung pang chill ride mo lang. Yung gusto mo ba eh, hindi ka napapagod kahit mag long ride ka.
Masarap naman siyang gamitin eh, oh. Oh. Sarap siyang gamitin.